Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay may problema sa buhay, pag-ibig at ang inyo pong karelasyon ay iniwan na kayo? O napapansin ninyo na parang nanlalamig po siya sa inyo? Gusto nyo po ba mga bossing na bumalik siya sa inyo at kailanman ay hindi na muling umalis pa? O mas tumindi ang pagmamahala ninyong dalawa mga bossing? Ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para kung ano man ang mga ninanais nyo, lalo-lalo na pagdating sa buhay, pag-ibig ay masolusyonan. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga gato mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay may problema tungkol sa usapin ng buhay, pag-ibig at kayo po ay iniwan na ng inyong karelasyon, ay mainam na subukan niyo po itong gawin. At yan po mga bossing ko ay ura-urada na babalik po yan sa inyo. At ganoon din po mga bossing ko, kung kayo po ay nararamdaman niyo or napapansin niyo na may pagbabago na at nalalamig na ang inyong karelasyon, gawin niyo na po ito para po hindi na humantong pa sa hiwalayan. Or kaya kung gusto niyo sa pool naman nagmamahalan kayo willing ring naman siya. Halimbawa, wala pa nangyayari sa inyo na mga nararamdaman niyo nang lalamig na siya sa inyo or kaya wala pa nangyayari ng hiwalayan. Gusto niyo lang na magkaroon kayo ng strong relationship ng inyong pagsasama. Gawin niyo rin po ito. Ito po isa sa mga proven na napaka-epektibo para hindi niyo na maranasan pa kung ano man ang mga nararanasan ng iba. Meron akong bossing na pinagdadaanan po ito mga bossing at iniwan na po siya. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay nakaranas ng ganyan o ganun din po yung aking mga nabanggit na ayaw niyong maranasan o nakakaramdam na kayo nakakaiba sa kanya, gawin niyo po ito mga bossing. Kailangan lamang po ninyo ng salawal po ninyo at ganun din po ang inyong karelasyon. Ngayon po mga bossing, isulat niyo po sa isang papel ang kanyang tunay na pangalan at apelyido, pati rin po yung birthday at ganun din po kayo, tunay na pangalan at apelyido at birthday po ninyo. At iipit niyo po ito sa mismong gitna. Pagbibigkisin niyo po yung ganyan, tatalian niyo po ito ng kulay pula na panali. Pagkatapos, talian niyo po siya. Habang tinatalian niyo siya, ay paulit-ulit mong binibigkas ang kanyang tunay na pangalan. At sinasabi niyo yung lahat ng nais po ninyo. Masasabi ko lamang mga bossing ay bawal lang bagitin dito, basta't kayo na po ang bahala na mag-wish. Lahat ng nais ninyo ay sabihin niyo po dyan na mula sa inyo pong puso. Kumbaga, kayo po manggagaling sa inyong kalooban lahat ang inyong i-wish po dyan. At dito po kayo harap sa may silangan mga bossing. Think positive sa pamamagitan nito. Kung naman ang aking mga hinihiling, ito ay matutupad habang binibigkis nyo po ito ng maigting na maigting na mula sa inyong pong puso ang pag-wish. Paulit-ulit nyo sinasabi ito kung ano man ang mga ninanais ninyo sa inyong dalawa ng inyong karelasyon. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang po dito ay mas mainam na walang makakaalam kahit sino kung kayo ay gagawa po nito. Kahit malapit po sa inyo na mga relatives ninyo or kahit sino mga bossing, kailangan ikaw lang talaga makakaalam at sa umaga nyo po ito gagawin dito sa may silangan. At ganoon din po mga bossing ko, yung paulit-ulit na tatawagin mo siya mula sa inyo pong puso't isipan na panawagan na bumalik na siya sa inyo. Ngayon po mga bossing, ang gagawin nyo, bago nyo po ito isasabit, kasi isasabit po natin ito, ihahampas nyo po muna ito sa may main door. Paulit-ulit mga bossing, at bibigkasin ang kanyang tunay na pangalan at apelyido. Paulit-ulit po ito sa may main door nyo po ito, ihahampasin na yung pinagbigkis nyo ng yung mga nabanggit nga po natin. Ngayon po mga bossing, isasabit nyo po ito, mainam po ito ay sa mataas na lugar or kaya sa may main door po ninyo. Halimbawa ganito, naghiwalay na kayo, sa may main door nyo po ito isasabit sa may main door para po bumalik po siya. Kung halimbawa namang nakakaramdam kayo ng panlalamig po niya at gusto nyong manumbalik muli, sa may kwarto po ninyo ito, sa may halimbawa sa mataas na walang kahit sino man makakita, halimbawa sa loob ng cabinet, pwede rin po ito. Pero nakahang, nakasabit po siya. Mainam na nakasabit. May ibig sabihin rin po 'yan mga bossing. Kung ano man yung nais po ninyo, mabilis po yung matutupad. Once na nakahang, lalo-lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Ganun din po kung kayo po ay nagnanais na huwag maganap sa inyo yung mga nagaganap sa kasalukuyan. At para hindi niyo nadanasin po 'yan, ihang nyo rin po yan dyan sa may mataas na walang kahit sino man ang makakita. Kailangan, lalo-lalo na ang inyong karelasyon ay hindi po ito malalaman. Kailangan kayo lang mismo makakaalam po nito. Ito po ay proven na napakaswerte. Pagkatapos mga bossing, bago ka matulog, tatawagin nyo siya sa inyo pong isipan. Mula sa inyo pong puso, tatawagin nyo po siya. Pagkatapos nyo po siyang tawagin,
na mga ilang minuto lamang or kung ilang beses siya paulit-ulit na tawagin. Tapos iwawaglit nyo siya sa inyo pong isipan ha. Huwag po yung palagi bawat oras iisipin nyo siya. Hindi kayo iisipin ng taong yan. At yan po eh, kumbagi kayo pang magiging ano dyan, kumbagi may stress lang kayo, kayo po yung tipo na para kayong maghahabol, hindi po ganun. Hindi ganun dapat ang mangyari po. Kailangan kayo po ang habulin. Kaya kailangan, kung gusto nyo kayong habulin, bumalik po kagad sa inyo. Matapos nyo siyang isipin, iwawaglit nyo na sa isipan nyo. Huwag kayong isip ng isip, mga bossing. Kasi once isip kayo ng isip, marami ako mga bossing na ganyan na pinagdadaanan. Isip ng isip, hindi kayo isipin ng tao kapag lagi-lagi nyo iniisip. Ang panawagan po dyan, itotodo-todo nyo ang pag-iisip sa kanya ng isang beses lamang. Tapos, iwawaglit nyo na. Bisihin nyo inyo pong sarili. Halimbawa, tungkol sa pagkakaperahan, mag-isip ka ng ibang masa sideline. O kaya mag-isip ka ng tipong malilibang ka. Gumawa ka ng kapakipakinabang, halimbawa maglinis ka. O kaya umahilig kang manahi o kaya mahilig kang basa, kung ano man yung pagkakaabalahan mo na tipong mawawaglit siya sa isipan ninyo. Ganun po ang technique po niyan para yung taong ito ay kasi once na ikaw ay anong-ano sa kanya, mentras po yung lumalayo, mentras hindi matutupad ko ano man ang hinihiling ninyo, kaya kailangan iwawaglit nyo siya sa inyo pong isipan. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa ganito, ay ito po isa sa mga proven na napakaswerte. Mga boss, ipigdaan ako na rin po yan. Ngayon po, isa sa mga proven na napakaswerte at maa-amaze ka sa mga pagbabagong magaganap matapos yung po itong gawin. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay shy, subukan nyo na po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!